Welcome guys sa bago nating video tutorial. At kung bago lang po sa channel natin, pakiclick lang po ng subscribe at notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video. So guys, ang tutorial natin ngayon is sa traffic lights control circuit. So guys, paano ba ito binawiring? Madalas na makita natin sa ating mga kalsada. Magkaroon lang kayo ng idea at aking ituturo sa inyo at iwawiring natin isa-isa. Ikakabit natin sa mga pyesa na ating gagamitin sa ating tutorial ngayong araw. So guys, discuss ko lang yung mga gagamitin nating pyesa sa ating tutorial. So guys, kailangan natin ng isang circuit breaker, protection sa ating control. Isang push button para sa ating off na normally close. At isang push button na para sa ating on na normally open. At tatlong relay na 220 volts. Ito yung ating R1, R2, R3. Kung nakikita nyo sa ating schematic diagram guys, so R1, R2, R3. So meron tayong relay na R1, R2, R3, tsaka tatlong timer relay. So ito yung ating T1, T2, T3. So tatlong timer rin guys na 220 volts based ating sa schematic diagram, T1, T2, T3. Okay guys, tsaka at tatlong pilot lamp na 220 volts din, ating green para sa go, yellow para sa ating warning, at tsaka red para sa ating stop. Okay guys. So guys, magandang araw. So guys, umpisahan na natin ang pag-wiring ng ating tutorial na top traffic light sa control circuit. So guys, sundan natin itong ating schematic diagram. Isa-isahin natin ang pagkakabit ng wire sa ating mga pyesa. Umpisa sa ating circuit breaker, sa ating mga relays, at saka sa ating timer, at sa ating mga iba pang pyesa na gagamitin sa ating tutorial. So nga pa lang guys, kung meron kayong katanungan sa ating gagawin tutorial ngayong araw, so guys, mag-comment na kayo sa baba at huwag nyong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating tutorial. So every week nagda-upload tayo ng mga 2 to 3 videos. So guys, maraming salamat. At nga pala guys, discuss ko lang itong mga wire kung napapansin nyo sa ating tutorial na gagawin. Itong red na wire, so guys, kinabit ko na to para mas madali tayong matapos sa ating pag-wire. So guys, from circuit breaker natin, line 2 ng ating circuit breaker. So guys, ito yung mga line 2 ng ating circuit breaker. Ating tatlong relay, ating tatlong timer, T1, T2, T3, R1, R2, R3. Tsaka ating go, warning, stop na pilot lamp. Okay guys. Okay guys, pwede na natin pisahan ang ating pag-wiring. Okay guys, sundan natin itong ating schematic diagram guys. So guys, nakikita nyo from line 1 ng ating circuit breaker. Okay guys, stop tayo dito, line 1 ng ating circuit breaker. From line 1 ng ating circuit breaker, stop tayo dito guys, line 1. Okay guys, make sure guys na pag mag-wiring nga pala kayo, make sure na nakapatay ang ating circuit breaker for safety purposes po. Okay, sa atin tsaka sa ating circuit. Okay guys, tap tayo ng line 1 ng ating circuit breaker. Diretso siya ng ating push button na off na normally close based sa ating schematic diagram. Okay guys, tap tayo dito. Push button, normally close, off. Okay guys, nakatap na tayo. Okay guys, based sa ating schematic diagram from line 1, diretso tayo ng stop. Okay, labas tayo. Tap tayo dito sa ating push button na off na normally close. Okay, labas tayo dito. Ito yung wire na to guys, that is schematic diagram from push button off, normally close. Diretso tayo ng push button on, yung normally open. Ito yun guys, tap tayo dito. So guys, pasensya na kayo kung dalawang beses ko inuulit ang sinasabi ko para mas madali nyo maunawaan at masundan. At in the future, pag naparoon dito yung video, kaya nyo rin gawin. Napapagana na rin yung tutorial na ito. Pag-wiring ng ating traffic light control circuit sa wiring connection. Okay guys, balik tayo. From line 1, ito yun guys. Push button off, normally closed. Nag-tap tayo dito, lumabas. Ito yun guys, yung wire sa ating schematic diagram. Pumunta ng push button on, normally open. Nag-tap tayo dito. Okay guys, labas tayo ng push button on natin, normally open. Diretso siya ng terminal number 15 ng ating timer. Okay, stop tayo dito sa ating push button na on na normally open. Okay guys, tap na tayo sa ating push button. Diretso tayo ng terminal number 15 ng ating T1. So T1, T2, T3.
R1, R2, R3. So R bisa estimate material diagram relay, T is a timer. Okay guys. From push button on natin, ito yung normally open, diretso tayo ng terminal number 15. Guys, ng ating T1 normally closed. So guys, number 15, ito yung common ng ating contact para sa ating timer 1. Okay guys, tap tayo dito. Terminal number 15. Guys, labas siya ng terminal number, guys, terminal number 15, labas siya ng terminal number 16. Okay guys, terminal number 16 normally closed ng ating terminal terminal number 16 T1, yun yung ating timer number 1. Okay guys, terminal number 15, labas siya ng terminal number 16, diretso siya ng ating terminal number 13 ng ating R1. So ating R1, yung relay number 1, yung terminal number 13 guys, yan yung line 1 ng ating coil, ng ating relay. Start tayo dito, terminal number 13. So guys, isabay na rin natin ang ating A1. So guys, tap tayo sa ating terminal number 16, kasi 16 diretso siya ng terminal number 13. So guys, ng ating R1, relay number 1. So guys, tap tayo ng terminal number 16 ng ating timer number 1. Yung ating timer number 1 guys, para yan sa ating go na sa ating pilot lamp na green. Okay guys, from terminal number 16, tong wire na to guys, diretso siya ng terminal A1 ng ating T1. Yung T1 guys, yan yung ating timer number 1, diretso siya na terminal number 16, diretso ng A1. Then guys, so guys, punta naman tayo dito sa second lane. So tapos na tayo dito, nakatap na ang ating from 16 to 13. Then guys, from A1, so 16 to A1, ito yun guys, 16 to A1. So guys, punta naman tayo dito, terminal number 6. So guys, from terminal number 6, kung napapansin nyo guys, based sa ating schematic diagram, ito nakikita nyo, paglabas ng from line 1, lumabas ng push button. Ito yun guys, dito tayo magtatap. Kung nakikita itong linyang to, diretso tayo ng terminal number 6 ng ating R1 normally open. So guys, magtatap muna tayo ng dito sa nilabasan ng ating push button na off na normally close. Okay guys, dito yun guys, based ating schematic diagram. Ito yun guys, tingnan nyo. Tap tayo dito sa ating push button na red. Ito yung sa off natin. Tap tayo dito. Push button na off. Okay. Diretso tayo na terminal number 6 ng ating R1. So guys, terminal number 6 ng ating R1. Ito yun guys. Terminal number 6. Pinalaki ko po. Naka-plus po sa inyong screen. Tingnan nyo po. Pinalaki po para mas madali nyo maintindihan at makita nyo kung saan talaga nakatap ang ating mga wire sa ating tutorial na ginagawa. Okay guys, ito yung wire na to, lumabas ng push button na off, dumiretso siya ng terminal number 6 ng ating R1, yan yung relay number 1 natin. Okay guys, terminal number 6, so labas siya from 6, labas siya ng terminal number 10. Sorry guys, from 6, diretso siya ng 10. So guys, 6, labas siya ng terminal number 10 based sa ating schematic diagram. Okay guys, stop tayo dito. Terminal number 10 ng ating relay number 1. R1, relay number 1. Diretso siya ng from terminal number 10 din guys, diretso siya ng terminal number 15 ulit ng ating T1. Ito yung common natin guys. Terminal number 15. Tayo dito guys. Terminal number 15. Ang ating timer. Okay guys, nakatap na tayo ng terminal number 15. From terminal number 10, dumiretso tayo ng terminal number 15. Guys, kung napapansin nyo ito guys, sa ilalim, ito yung normally open na T3. So guys, mamaya papaliwanag ko pag nandito tayo sa timer number 3 natin. Okay guys, from terminal number 15 ng ating timer number 1, so guys,
labas naman siya. So ito guys, napapansin nyo sa ating schematic diagram, 15, 16 normally closed. So guys, 15, 18 normally open. So guys, terminal number 15, 16 normally closed based sa ating schematic diagram. Terminal number 15 to 18 yan ay normally open. So guys, magtatap tayo dito. Terminal number 18 na ating T1, yan yung ating normally open ng ating timer number 1. Okay guys, diretso siya kung napapansin sa schematic diagram. Nakatap na tayo ng terminal 18, diretso siya ng terminal number 15 ng T2. So T2 normally close NC timer number 2 natin. So guys, T1, T2, T3. So guys, terminal number 2, terminal number 15. Okay guys, tap tayo dito ng terminal number 15 ng ating timer number 2. Okay guys, from 18, diretso tayo ng terminal number 15 based sa ating schematic diagram. So guys, labas tayo ng terminal 15, labas tayo ng terminal number 16, normally closed. So guys, 15, 16, tap tayo dito guys ng ating timer number 2, terminal number 16. Diretso siya ng terminal number 13. So guys, terminal number 13, yan yung R2 natin. Yung R2, yan yung relay number 2 natin para sa ating yan, warning signal. Okay guys? So guys, terminal number 16, diretso siya ng terminal number 13 ng ating R2. So guys, R2, yan po yung relay number 2. Guys, terminal number 16 ulit, diretso siya ng terminal number 13. So guys, kung napapansin nyo guys sa ating schematic diagram, 16 to 13, itong wire na to, so itap na rin natin yung ating A1. So guys, magtap tayo ulit sa terminal number 16 natin ng ating timer number 2. Guys, tap tayo dito. Terminal number 16 ng ating timer number 2. So guys, yung hawak kong wire guys, terminal number 16, tap tayo dito. Ito yun guys, diretso tayo ng A1. So guys, based sa ating schematic diagram, from terminal number 16, diretso siya ng A1 ng ating T2. So guys, T2, yan yung timer number 2 natin, pupunta ng A1 ng ating timer number 2. Yung A1 guys, yan yung line 1 coil ng ating timer. Okay guys, so tapos na tayo sa ating first lane na to guys. So guys, from 16 to 13, from 16 to A1. So guys, 16 to 13, 16 to A1. So guys, punta naman tayo dito sa ating normally open na R2. So guys, sa ating relay number 2. So guys, magtatap tayo ng wire. Guys, kung napapansin nyo, tap tayo ng wire sa ating terminal number 6. So guys, terminal number 6 ng ating R2. Ito yun guys. So guys, nakatap sa linyang ito. So guys, yung linyang ito, paglabas ng stop, ito yun guys, yung wire na to. Balik ulit tayo. Paglabas ng stop, based at schematic diagram, dire-diretso siya papunta ng terminal number 6. Okay guys, tap tayo ng ating sa wire na to, ng terminal number 6 ng R1 papunta ng R2 natin. So guys, tap muna tayo dito guys para hindi kayo dito ng ating R1, terminal number 6. So tap tayo dito guys, jumper tayo, terminal number 6 ng ating R1 papunta ng terminal number 6 ng ating R2. Okay guys, terminal number 6 ng ating R2, yun guys, from 6, diretso siya ng terminal number 6 ng ating R2, normally open. So guys, nakatap na tayo ng terminal number 6 ng ating R2, labas siya ng terminal number 10. Terminal number 10, R2 normally open. Okay guys, terminal number 10, normally open. Okay guys, tap tayo dito, terminal number 10. Ito yun guys, terminal number 10 ng ating R2, yung relay number 2, diretso siya ng terminal number 15 ulit, yan yung common ng ating timer number 2. Okay, stop ulit tayo dito. Magiging dalawang wire na to ang ating terminal number 15, ang ating T2, yun yung ating timer number 2 para sa ating warning signal. Okay guys, tapos natin na mabuti. Make sure guys na mahigpit ang pagkakabit ng pag nagwa-wiring kayo, mahigpit ang mga terminal para maiwasan natin ang loose connection at magka-trouble kayo in the future sa inyong ginawang control. Okay guys, nakatap na sa ating terminal number 15. From terminal number 10,
diretso siya ng 15. Ito yun guys, terminal number 10. Itong wire na to, diretso siya ng terminal number 15 ng ating timer number 2. Normally close. Yan yung common natin guys. Okay guys, from terminal number 15 natin, labas tayo ng terminal number 18. So normally open na ating base ito sa ating schematic diagram. Kung napapansin nyo, ating T2, timer number 2, ito yun guys. So 15-16, yung 15-16 natin ay NC T2 normally close guys. 15-16, so guys 15-16 normally close. So guys 15-18 ay normally open. Okay guys, stop tayo ng terminal number 18 ng ating T2. Ito yung ating terminal number 2. So guys, from terminal number 18 ng ating T2 na normally open, ito yun guys, diretso siya ng terminal number 15 ng ating T3. So guys, yung T3 natin, ito yun guys, T1, T2, T3. So guys, terminal number 15 ng ating T3. Para yun guys, sa ating stop signal ng ating traffic light. Okay, terminal number 15. So, T3 normally close NC. So guys, close parenthesis, labas siya ng terminal number 16. Okay, terminal number 16, diretso siya ng terminal number 13 ng ating R3. So guys, terminal number 16. From terminal number 16 ng ating T3, so timer number 3. So guys, terminal 15. Okay, 15, labas siya ng 16, normally close. Diretso siya ng terminal number 13 ng ating R3. So guys, R3 relay number 3. So guys, 16 ng ating terminal 16 ng ating T3, timer number 3, diretso siya ng terminal number 13 ng ating R3. So R3 terminal number 13, yan yung line 1 coil ng ating relay number 3. Okay guys. Okay, stop na rin natin based sa ating schematic diagram. Kung nakikita nyo, terminal number 16, nakatap na rin dito yung ating A1 sa ating terminal number 16. Yung A1 ng ating, so, ng ating T3. So guys, stop tayo ng terminal number 16 ng ating T3. Yung ating timer number 3 para sa ating stop signal. Itong wire na to guys, nahawak ko. Ito yun guys, diretso siya, nakatap siya sa 16. Diretso siya ng A1 ng ating timer number 3. Details ating schematic diagram. So terminal number 16 papunta ng A1 ng ating timer number 3. Okay guys, so guys, tapos na tayo sa lane na to. So punta naman tayo, so tulad ng kanina, magtatap na naman tayo ng wire na galing sa R2. So guys, dito muna tayo sa R3 terminal number 6. So guys, terminal number 6 ng ating R3, ito yung relay number 3. So guys, mag-tap muna tayo dito. R3. Ito yung ating relay number 3. So guys, R3. Diretso tayo itong wire na hawak ko guys. Nakikita nyo. Yung R3. Ito yun guys, diretso siya ng magta-tap tayo, mag-jumper tayo ng kasi itong linya na to, busy ating schematic diagram. Ito yun guys, paglabas ng ating off push button. Okay guys, ito yun guys, nakatap sa terminal number 6 ng ating R1, jump siya. Ito yun guys yung wire na to, diretso ng terminal number 6 ng ating R2. Ito yun guys, itong wire na to, number 6. So magtatap naman tayo ng ating terminal number 6 papunta ng R2. So guys, naka jumper lang siya based ating schematic diagram. So guys, from R2, tap tayo doon, diretso tayo ng R2 terminal number 6. Ito yun guys, diretso ng R3 terminal number 6. So guys, tap tayo dito, magja-jumper lang tayo since nakatap na tayo sa ating T3. So guys, from R2, discuss ko sa inyo. So guys, from R2, diretso siya na itong wire na to, diretso siya ng R3. Ito yun guys, itong wire, itong linya na to. Okay guys, so guys, from there, balik tayo sa ating R3, relay number 3. So guys, nakatap na tayo ng terminal number 6. So guys, galing siya ng R2, jump tayo dito. So terminal number 6 ng ating relay number 3, labas siya ng terminal number 10 ng ating relay number 3. Based sa ating schematic diagram,
Okay guys, terminal number 10. So 6, 10 normally open guys, R3, 10 guys, R1, R2, R3. Terminal number 10, ito yun. Diretso siya ng, nakatap na tayo sa terminal number 10. Diretso ulit siya ng terminal number 15 ng ating T3. So guys, ito yung terminal, yung timer number 3 natin. Magtatap tayo ulit sa terminal number 15 ng ating timer number 3. So guys, kung bago nga lang kayo pala kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutan pag-like and share at mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong ma-update sa mga bago nating i-upload na video tutorial about sa electrical na in the future makakatulong din sa inyo sa mga project nyo sa trabaho bilang technician o may plano maging technician. Okay guys, tap na tayo sa terminal number 15. So from terminal number 10, itong wire natin guys, diretso siya ng terminal number 10 to 15 ng ating timer number 3. Ito yun guys. Okay guys, so guys, ito guys, balik tayo dito. Kasi nung umpisa natin kanina, sabi ko, i-discuss ko itong normally open ng terminal number 18. So guys, terminal number 15, 16, based sa ating schematic diagram, 15, 16 ay normally close. Okay guys, so guys, ibig sabihin, 15, 16 normally close based sa ating schematic diagram. So 15, 18 ay normally open. Okay guys, magtatap tayo sa terminal number 18 natin ng ating timer number 3. Okay guys, terminal number 18, diretso siya ng terminal number 10 ng ating R1. So pwede naman sa 15 dito. So based sa ating schematic diagram, dito na tayo magtatap sa terminal number 10. Guys, terminal number 10 ng ating R1. Ito yun guys, relay number 1, terminal number 10. Terminal number 10 ng ating, ito yun guys, from terminal number 18, ito yung wire na to. Ito, diretso siya ng terminal number 10. Ito yun guys, from 18, based sa ating schematic diagram, diretso siya ng terminal number 10 ng ating R1. Okay guys, okay guys. So guys, dito naman tayo, tapos na tayo dito sa ating stop circuit. Punta naman tayo dito sa ating indicator light. So ating pilot lamp na green, yellow, red. So guys, kung nakikita nyo, R1, R2, R3 sa ating schematic diagram. So guys, 7, terminal number 7 ng R1, labas siya ng terminal 11, diretso siya ng green pilot lamp natin para sa ating go sa ating traffic light. Ganun din, 7, R2, 7, 11 din ng ating terminal number 7, labas siya ng terminal 11 ng ating R2. Ganun din sa ating red para sa ating stop traffic light. So guys, ngayon magtatap tayo na base ating schematic diagram, magtatap tayo ng base itong sa linyang ito, magtatap tayo dito sa R1 terminal number 6. So guys, ang terminal number 6 natin, ito yun guys, itong wire na to guys. Ito yung sa ating schematic diagram. So from terminal number 6, magja-jump tayo papunta na terminal number 7. Ibig sabihin guys, lahat ng terminal number 7 ng ating tatlong relay, R1, R2, R3 ay magja-jump. So guys, from terminal number 6 ng ating R1, oh guys, ito yun guys, terminal number 6, magja-jump lang tayo ng terminal ng wire papunta sa 7. Jump ulit siya ng terminal number 7 ng ating R2. Jump ulit siya ng terminal number 7 ng ating R3, relay number 3. Okay guys. So guys, magtatap tayo sa ating, since ito yung wire na to, based sa ating schematic diagram, magtatap tayo sa terminal number 6. So guys, tap tayo ng ating terminal number 6. Okay. Diretso tayo ng terminal number 7 ng ating R1. Okay guys, terminal number 7, sasabayin ako ng isang wire para sa ating R2. Papunta naman yan ng terminal number 7 ng ating R2. Guys, tap tayo dito ng ating terminal number 7 ng ating R1. Sabay ko na itong isang wire. Diretso naman yan yung isang wire na ito. Ito guys, diretso naman yan ng ating R2 ng ating relay number 2. Ito guys, re-discuss ko ulit itong wire na to. Diretso yung terminal number 6. Nag-tap tayo dyan, diretso siya na terminal number 7 ng ating R1. Ito yun guys, yung wire na to. So, nagtap ulit ako, dalawang wire sa ating terminal number 7 ng ating R1.
magja-jump ulit siya, diretso siya ng terminal number 7 ng ating R2. Okay, ito yung wire guys, diretso siya ng terminal number 7 ng ating R2. So guys, dalawang wire ulit kasi magja-jump naman tayo papunta naman ng ating relay number 3. So guys, tap tayo ng ating terminal number 7 ng ating relay number 2. Relay number 2, terminal number 7, diretso siya ng, then guys, bisa natin schematic diagram, since nakatap na tayo sa terminal number 7 R2, jump tayo papunta ng terminal number 7 ng ating R3. Series connection na sa guys, based sa ating schematic diagram, so tap tayo ng terminal number 7, ito yung guys, yung wire na to, terminal, galing na terminal number 2, ito yung guys, tap tayo, diretso ng terminal number 3. Na relay number 3, terminal number 7. Okay guys, so guys, tapos na tayo sa linya to, lahat ng terminal number 7 ay naka-series connection na. So itatap naman natin isa-isa yung mga pilot lamp natin sa ating go, warning, tsaka stop. Okay guys, unahin natin tong ating go, tap natin sa ating R1. Ito yung R1 natin, R1 terminal number 11. Okay guys, ito guys, terminal number 11 based sa ating schematic diagram. Guys, so guys, kapapansin nyo 7, 11. Okay guys, terminal number 7 normal, 7, 11 normally open yan guys, R1. Guys, tapos na tayo, nakatap na ang ating green. Ito yung wire na to, nag-abang na rin ako para mas madali tayo matapos. Okay, tap naman natin ang ating warning sa ating R2, terminal number 7, nakatap na tayo kasi naka-series connection na siya, R1, R2, R3. Yun guys, labas siya ng terminal number 11 ay ulit, terminal 11 naman ng ating R2. Okay, so guys, 7, 11. So guys, terminal number 7, terminal number 11, papunta na siya ng ating yellow pilot lamp para sa ating warning guys. Tapos ito naman ating stop, minakabang na rin akong wire. Okay guys, pwede na nating testingin ang ating tutorial ni Gawa. Nga pala guys, kung meron kayong katanungan sa ating ginawang tutorial ngayong araw o suggestion para sa mga gusto nyo rin gawa natin ng video tutorial about electrical, mag-comment lang kayo sa baba at paki-like and share na rin po, at huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para ma-update kayo sa mga bago nating tutorial na i-upload every week. Okay guys, so guys, testingin na natin ang ating tutorial na ginawa na traffic light control circuit. So guys, sana makatulong itong tutorial na ginawa ko para sa inyo. So guys, power on natin ating circuit breaker. Okay guys, nga pala guys, sinet ko lang ng 5 to 6 seconds itong ating go. 5 seconds yung ating warning. So saglit lang naman yan. Sinet ko lang ng 3 seconds. 3, 2, 1. Then stop natin. So 5 to 6 seconds. So mga 5 or 6 seconds lang to guys. So guys, testingin natin. Okay, on natin yung ating push button. Okay, go tayo. Warning. Stop. Stop. Go. Warning. Stop. Go. Warning. Stop. Kung napapansin nyo guys, sumasabay ito ang ating mga R1, R2, R3. So guys, nagbibilang ang ating timer. Papansin nyo, pag ito yung nag-green, nagbibilang ang ating timer. After dito, lilipat dito. Lilipat dito. Babalik ulit dito. Okay guys, pabalik-balik lang siya guys. So guys, pero guys, nakadepende yan sa setting nyo. Halimbawa, kung gusto nyo tagalan yung ano, yung ating yung go, tsaka yung stop, so let's say, sabihin natin na iset nyo ng 30 seconds, maximum ng ating timer, 30 seconds ng go, 30 seconds ng stop. So ang ating usually naman, ang standard ng ating warning ay 3 to 5 seconds bago siya mag-go sa ating traffic light. Okay guys, sana guys, nakatulong sa inyo. So guys, maraming salamat sa panonood ng ating video tutorial, at sana may natutunan kayo ngayong araw. At kung nagustuhan yung ating video, paki-like and share na rin po, at huwag po sana nating kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video tutorial na i-upload every week. So guys, nag-upload tayo ng 2 to 3 videos every week. So guys, huwag nyo sana kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify kayo. At guys, maraming salamat sa panonood at God bless po.